Okay, good afternoon. May naispatan tayo yung aking kasamahan sa trabaho. Mukhang may bagong motor . Lapitan natin. Ano bang unit yan? Hindi ko maintindihan kung Aerox ba o Xerox. Lapitan natin. Boss, mukhang bago yung motor mo ah. Anong unit yan? Uy! O mga ka-riders o Rossi. Bagay, ito nga pala yung Rossi Rapid 150 yan ah, boss. Eh boss, nasan yung dati mong motor? Yung ginagamit mo? Rossi din? Yes. Oh, okay, di pang ilang motor mo na to? Na Rossi. Okay, sige, sasamantalayin ko na habang bagong paligo. Grabe, ang gwapo ng motor na to. Mana sa amo, ayun oh. Okay, boss. Ito po si Joseph Aguilar, kasamahan ko sa trabaho. Isa po talaga itong legit na rider, motorcycle riding unit po ito ng LTMO. Ito, interviewin natin siya kung bakit Rossi ang napili niya itong Rapid 150. Okay, boss Joseph, bakit nga ba? Puro na makakapunta ko pa sa pupuntahan mo. At pares din naman yun Nasa gumagamit lang naman yan. Gwapo pa ano? Mura lang, mura to. May service ka na. Okay. Pang-apat mo na Rossi to. Apat. Hindi ka nagkakaproblema sa Rossi. Hindi, basta alaga sa change oil. Nasa nagamit naman yun Kahit anong bagay ang gamitin mo, pag hindi ka maalaga, wala rin, hindi tatagal ano? Yes. Okay, unahin natin dito sa mga switches sa buttons niya. Anong naobserbahan mo dito sa mga switch niya, boss? Okay naman. Aguilar. Okay naman siya. Ano naman? Solid ba? Hindi naman maluwag? Hindi ba naglulus? Hindi naman. Then dito sa base, nasanay na tayo sa digital, pero analog. Okay pa naman ang performance ng analog. Okay. Mas accurate ito yan kaysa rin sa digital. O ba't may plastic pa? Para sa pusa. Order nga ako ng anti-pusa. Anti-pusa. Ay, nasan yun? Hindi, pero nasa bahay na. Tapos, okay. Dumating na. Ito ay pasamantagal. Pasamantagal. Okay. Performance. Kaya, Joseph, anong na-observe mo sa performance niya? Ayos naman siya. Kaya lang, pagka malambot yung sa unahan. Alam, yung shock niya. Parang, malog. Hindi naman lumalagotok pag nalulubak. Hindi naman. Pero okay naman. Para siyang talagang nasa tao lang talaga. Itong shock niya sa unahan. Okay. Siguro gawa ng bago pa. Baka may i-adjust lang. Ito na gusto ko dito yung mga mugs niya . Nagusto mo rin ba yung mugs niya? So, yung design . Pang mayaman. Gawa sa alloy . Puro siya pero pang mayaman ang dating. Yung Rossi naman pangalan lang pero approved naman siya . Yung performance. Sa 4 kiloha, lahat naman tumatagal ng mga ilang taon. Mga 10 years, 7 years. Okay. Sa bagay ko, yung aking Rossi na MP110, yung binenta natin kay Araneta, tumagal. Hanggang ngayon nandun . Di ba ginagamit pa? Saan nagamit nga yan? Okay. Ito nung bagay nga pagiging alagaan. Hindi tatagal, Bakit kulay gray? Kuya Ara, dami magandang kulay pa. Kasi common na kasi yung black . Oo nga. Yung gray kasi, minsan pa iba naman. Parang yung limited edition ang dating Parang ikaw lang ang meron. Yun. May pula niyan may dilaw. Saka yung parang gold, Oo. Saka blue. Oo. Ito kasi pang barako. Ito naman shock sa likod, wala ka nagiging problema? Wala naman, pero bibilang ko siya ng cover. Oo. Yung dumi niya, pumasok. Okay.
Eh di ba't doble na ang pender niya? Ito may tapalodo na rito, may mudguard na. Ibig sabihin tumatalsik pa rin talaga? Eh, ibig sabihin, itong ano, para hindi ka na masyado maglilinis ng shock mo. Ah okay, tatakpan mo ng cover. Oh, may nabibili nga para dyan. Ililinisin mo na lang yung cover. Okay. Pero yung talsik dito, wala akong problema. Hindi siya umaabot sa dito sa kwitan. Okay, dito sa tambucho, wala yung tunog, okay lang. Okay naman. Tahimik siya. Tahimik, okay. Ang preno, musta? Sa ulihan, nag-adjust ako. Isaw na malakas. Yung sa ulihan, nag-adjust ko na ponte. Siyempre bago. Mahina, mahina pa. Bagay, hindi naman to disc brake sa ulihan, di ba? Drum brake lang, kaya mabilis i-adjust. Ano, ito, babatakin lang dito sa may pinaka-spring. Lagi, sa mga signal light, kumusta? Ayos naman. Nagpa-function lahat. Ito, digital ba ito? Itong left and right turn niya, digital na ano? Ay, digital, sorry. Digital. Ano pala, LED na ano? Pati itong ano niya, tail light, LED na. Ah, okay, malakas. Yung harapan naman, maganda rin ito kasi meron siyang... LED rin ba ito o ano, bulb lang? Meron siyang ilaw dito sa... Ah, bulb type pa rin ang kanyang headlight, ano? Ilaw, tapos itong ano, bulb. Ay, dito meron siyang extra ito, ano, parang sa, parking light niya, ano. Eh, boss, eh, dito sa side mirror, wala kang problema? Okay naman, kaya lang ano siya, ina-adjust ko dito minsan. Kasi bakit? Ba't tinataas mo? Hindi, pag mabanking kasi ako, mga sumabit. Lagtas ang kamay. Lagtas ang kamay. Hindi siya... Umabanking, masayan. Oo, kasi okay. Binabanking ko sa mga traffic to eh. Okay. Siyempre, kailangan, hindi rin tumitik to eh. Kaya lang, pag mong sumabit. Yung isang motor mo, hindi ko na nakikita yun sa pang Rusi. Ano nga bang ano yung model yun, ang Rusi? 150. Oo, nasa na yun? Eh, sinamigay ko sa gwardiya ko. Laging late pumasok eh. Oh, talaga? Oo. Grabe na hangin dito. Sandali, nadadala ako. Dali, oh. Parang maangat ako sa kinakapuha ko. Yung gama, kaya oh. Pinalta ko. Oh. Dalagyan ko na sa car. Oh. Gabe ng TV, wala na kami. Pasensya na kayo mga viewers. Wala ka pang ORCR ano? Oo. Pero paano, paano ginagawa mo? Pag, may, ano? May pinirmahan ako kung sa ano doon, sa LTO na wala sila pala nagmuntan na sa huli. Pero kung ano, sasagutin ko na lang kung anong nangyayari. Pero mag-ingat na lang kasi bawal pa yung pag wala ka pa kami. Dito lang muna ano? So, sa bagay, ilang buwan ba ang sabi sa'yo bago makuha ang ORCR? One month. One month, meron na. Meron sa bagay, mabilis lang yung one month, yan o. Nakapag-change oil ka na ba? Di wala pa, kailangan 500. Ilan kilometers na naitatakbo mo? 146. Ay, bagong-bago ito po, mga kapatid, sariwan-sariwa pa. Ang amoy pa nga niya, amoy bago. Anong amoy? Amoy kahon. Bali, carb type pa rin po ang Rapid 150. Eh nga po, 150 ang kanya displacement. Then, Euro 3 compliant na po siya ito. Then 4 stroke 2 valve pa rin po siya. Sa payment, ilan ang capacity ng ano niya? Tangke, ano, sa gas? 7 liters. So sa observation mo, matipid ba? Ginamit ko to ng puro dito lang sa may barandang ko. Kalambalang, puro kalambalang. Bali ka isang linggo. Nagkusumo siya ng 300 pesos. Pero mana naman kasi nila. Oo nga, pero hindi, ibig ko sabihin eh, yung 7 liters mo, may natira pa. Meron pa, meron. Basta dito lang sa Kalamba, paikot-ikot ka, ano, hindi naman long ride. So, kung halimbawa na 7 liters, sa tingin mo, mga, sa loob na isang linggo, ilan pa natira? Siguro mga 100 pesos. Yun na lang natin. Mga 3 liters, gano'n. Okay, except at least hindi ako, tipid pa rin siya, ano? Kasi ako, pag nakikita ko na yung buwababa na, papapultak na ako. Kasi mamamalmaan ka pag yung empty talaga, yung mahalang gas eh. Yung kalamita sa mga nagamit ko, pag na, ano, nasisira ka agad yung fuel, ano? Yung fuel gauge? Gauge. Bakit? Palaging full tank eh. Sisira pa ko. Ayun muna po ako ha. At nadadala po ako ng hangin. Ito Kuya Agi.
Magkano dinaon mo? 7,000. Tapos nagbayad ako na monthly niya 2,200 sa tatlong taon. Oh, pag nag-delay ka 2,500. So mayroon kang rebate na 300 pesos pag updated ang bayad, ano. Pero inaalok nila ng 2 years lang. Payment kaya lang 3,000 ang monthly. Ang monthly niya pag 2 years baka ano ka ng 18,000 daw. Baka discount ka. Save ka. Okay. 18,000. Pero sa cash magkano to? Kaya 65 na lang, ano, halos kalahati ng presyo ng Aerox, ano. Look na yan, ah. Bagay, wala kang problema, matangkad ka eh. Hindi naman to kataasan din, ano. Saka nasa ano yan, nasa magdadala yan. Paano mo ba dinadala? Ibig sabihin, kahit anong dating mo, kung maganda naman ang gamit mo, wala rin. Parang isang damit. Pag sumuot ng peke ng suot ko, parang original. Basta ikaw may suot. Yan. Yan, sige. Sa nagdadala yun. Sige na, sige na. Okay, Kuya Agi. Itong USB port mo, nagamit mo na? Na-testing mo na ba ito? Hindi pa masyado, pero kasi palaging full charge ang cellphone ko. Siguro pag mga long ride, nagamitin mo siya. Yan. Hindi mo siya natetest pa? Wala pa, kasi malalapit lang ang takbo ko eh. Okay. Sige, patingin naman ng compartment niya. Kung anong itsura. Alam ko, maliit lang daw yan eh. Happy helmet lang. Ayun lang. Yung maliit lang talaga, ano, hindi rin kasya kahit half face helmet, ano. Ito yung charger ko para dyan sa motor. Okay. Ano yan? Pabango. Battery, wala kang nagiging problema wala, sa battery. Wala. Mukhang, kasi kung ano, problema sa battery, bibili na lang bago. Motolite. Magkaroon. Kasi ganyan naman ako eh, pag yung nagkakaroon ng problema ng battery, bibili ako. Kahit bago ayoko ka? Ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Lumayo si Kuya Imo. Nadadala lang hangin eh. Ang tools niya? Patingin naman yan. Yung ordinary lang din, ano? Yung ordinary. Bagay, kompleto naman, ply. Oo, kompleto. Allen wrench. Pero kalimitan naman, hindi naman siya, ano lang eh, pang emergency lang to eh. Meron talagang ginagamit talaga. Okay, sige, testingin natin. Sandali, sandali, munta ako sa harap. Sige, ilaw, ilaw. Tingnan natin ang headlight niya. Ayan yung sa parking light. Okay, parang kilay, ano? Then yung sa headlight niya, kaya yung kulay yellow siya, hindi siya ano, puti. Bulb type pa. May nabibili ba na halogen siguro na yun, maganda mapalitan mo para to meron, no? Okay, pero sa akin, wala ako eh. Kontento ka na dyan? Nabibili na lang ako ng mga extra ng ilaw. Yung mga, anong ang tawag doon? Additional light na ano. Sige, start tayo. Dito ako sa Tambucho, sandali. Sige, paki-start. Tignan natin ang tunog. Ano yan eh? Signal light yan eh. Sige. Isa pa. Okay, kalmadong ano. So maga, malakas pa minor niya. Pero pag yung ano, bababa siya. Pag sa gulong, wala ka namang problema sa gulong kasi malaki size nito. Ano ba size ng gulong nito? 130 ata, no? 140? 130 by 70 by 14, ano? 13. Oh, hindi, by 14 ng ano nito? Ay, oo, eto nga. 130. Dali ha. Ito po ang size ng gulong niya sa likuran. 130 by 70 by 13. Then sa harap. Okay, asan? Ito. 110 by 70 by 13. Okay. So tama lang. Hindi katulad ng sa Aerox, size 14 talaga, no? Ito 13 lang, ka-size lang ng NMAX. Okay. Simon, disc brake niya, kapal. Yung disc brake sa unahan, ano? Wala kang problema sa preno sa unahan. Malakas lang. Okay.
Hindi, yung sabihin yung pag biglang preno ka na sa harap lang ang gamit mo, halimbawa nalimutan mo magpreno sa likod. Okay lang. Hindi ka umi-slide, hindi ka bumabalentong pag ano. Kasi ang ano kasi pagka-drive ko, hindi para-para lang ako kasi ano ko yung para ano ko yung drive safe. Defensive driving. Oh, defensive okay, drive. Sige, sige. Ano naman hindi mo nagustuhan sa Rapid? Katulad na ito, yung lagaya ng ano, cellphone. Ah, yan. Okay, medyo mababa, ano? Oo, hindi ka mababaw. Parang mangangamba ka pag yung nilagay yung cellphone. So, wag ka malalaglag talaga pag napatagtag ka, ano? Saka, hindi ka pwede maglagay ng bote, ng tubig. Walang takip, eh, no? Mababaw. So, ang pwede mo lang ilagay, basahan lang. Kahit malaglag sa, walang problema. Oo, hindi ka pwede maglagay ng accessories na valuable at pag nahulog, ang hirap na lalo sa gabi. Hindi ka sigurado eh, na komportable, hindi siya komportable. Pero sa pinaka-footboard niya, wala kang problema? Wala naman. Hindi ka nahihirapan sa paa? Tabagay, mahaba naman yan oh. Hey Boss Agi, balak mo bang maglagay ng box? Kasi mukhang hindi yata safe to sa mga may angkas eh, no? Oh, parang man, walang hawakan. Ako. Baka mahulog so, ano? Pero lalagyan ko rin yan. Pero ang mabagay daw dyan, yung pang-inbox na ano. Ah, okay. Yung bracket, bracket. Tapos yung box, yung siguro, yung medyo 45 liters ano, para malaki. Yung pang mayaman, para natapaan. Okay. Saka may sandalan, yung angkas mo, di ba? Pag may box, safe na safe. Tapos, meron pa. Ano yun? Yung patsy short, parang hindi ako ano eh, bakit, bakit? Parang hirap at chosen eh. Ay, oo, kasi mapapasok ka lang. Para lamigin mo muna, medyo... Oo, para makapagpapasok. Tago siya eh, tago. Ayun, malalim nga. O, natatakpan siya ng muffler. Okay, yun yung issue di alam, ganda sa kanya, no? So, ang mangyayari dyan talaga, kailangan mo ng mahabang imbudo. Saka mahabang imbudo para hindi ka mapaano, mahirapan. Mabuti, meron na siyang hazard, ano? For emergency. Hazard ba? Meron ba? O wala? Wow, mali. Wala po pala. Walang hazard si Rapid. Hazard pa, yan ah. Kumusta naman ang ano, pakiramdam? Komportable ba? Pag ano? Komportable. Medyo... scooter ako. Komportable siya. Medyo maliit lang. Maliit tignan sa'yo kasi malaki ka ano. Sige, patakbohin mo nga para maano. Sige, dito-dito lang naman kahit walang helmet. Sige. Kumusta ang takbo, kuya? Paano ang kamusta ang takbo? Ayos naman, kumbaga talagang nasa palo ng kamay mo ang ano, pagtakbo. Ang vibration na nararamdaman? Medyo dito sa unahan. Malakas ang dragging ba o naman manageable ito, naman? Okay naman. Kumbaga pagka ano ko sa luba, parang magano siya talaga. Talagang sakit siguro ang muli po mga ka-riders, pasensya na po ha, mabiro lang to kasama ko pero mababait po yan, pinapatawa lang po kayo kasi nakaka-boring na nga naman po yung mga review na kulang sa mga patawa, eh ako ang purpose talaga namin, eh magpasaya po dahil sa panahon ngayon, marami tayong problema, malaking bagay po na sumaya tayo kahit papano. Like and share. Sabi nga po, laughter is the best medicine, di mo ba? Okay, hanggang sa muli po. Like, comment, and subscribe po sa ating channel. Pero sandali, baka may babatiin ka, Boss Agi. Aguilar family. Aguilar family lang. Lama. Sino ba? At saka yung, ano, yung mga kamag-anak ko sa Quezon. Okay. Aguilar family din. Aguilar din. Batangas, Mendoza. Okay, mga Mendoza naman. Okay, sige po, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.